So, what's up sa inyo mga Snapboxers, no? Muli, kayo ay pinatawag ko para mag-review na naman ng isang item. Ito nga ngayon, mabigat-bigat at mainit-init pa. Please bear with me and let's review this item. So, yun nga guys. Ito ay ang pinatawag na FIFINE K683. Ito nga guys, yung upgraded version ng FIFINE K669 na sikat ngayon sa buong mundo. But, syempre, bakit ka nga naman kukuha ng lower version kung kayang-kaya mo namang ma-afford ang higher version, diba? Tsaka, may additional features to. Katulad nga nung na-review natin na X2GA DM880. Ito ay may monitoring mechanism din para malaman natin kung ano ang ini-input nating sound, na which is magiging output ng ating recording or ating stream. Kaya nga ito ang ating kinuha. Kasi nga yung K669 ng FIFINE is walang pang monitoring. And ito meron. So without further ado, let's unbox this thing. So yun nga guys, simple lang naman yung box niya. Maliit lang. Makapal yung bubble wrap niya guys. Ito siya guys. O ano to? Meron pang handle dito. May tela dito. Pwede mahawakan ng ganyan. At ito nga ang nasa loob ng box. Meron tayong pa-manual guys. Wow, hindi siya Chinese characters. Yung papel na ginamit, quality. Ang ganda yung pagkaka-print niya guys. Talagang pang-professional. Ganda ng foam. Matte finish. Muna akong makikita guys yung mic. Ito agad, yung mic agad guys. Wala nang paligoy-ligoy pa. Wow man, ang bigat. Mas mabigat pa to sa X2GA. Parang siya yung nagpabigat sa box talaga. Parang 70% ng weight ng box. Ito yun. Ayan, ito siya guys. Ayan. FIFINE. Sobrang solid ng build quality guys. Ayan o. Yun, may another box pa sa loob ng box. Ito, parang cellphone. Ano kaya nasa loob nito? Wow, mayroon siyang ano, accessories man. Oh shit, napaka solid ng build quality nito. I didn't expect this. Na ganito, USB cord niya, grabe. Sobrang solid. Akala mo computer or laptop yung in-order mo. Meron pa siyang signature name dito, FIFINE. Yung rubber niya, which is napakahaba. Pati yung dulo ng USB cord niya, meron ding pangalan na FIFINE. Then, meron din siyang output na Type-C. Para sa cellphone siguro to. Pwede mo rin siyang gamitin sa cellphone. Which is future-proof na to guys. Halatang mahal talaga siya. And sobrang ma-appreciate mo yung binayad mo dito guys. Tingnan pa natin kung ano nasa loob nito. Wow! Yung tripod stand dyan na maliit. A small but terrible. Kasi grabe bakal siya guys. Then, ang bigat. Tapos, yung rubber niya dito, hindi basta-basta ang rubber. Makapit to guys. Natang kampante ka dito pag ginamit mo to. Hindi tutumba yung mic mo. Solid. And then, ano pa yung nandito? Wow! Ito yung air filter niya guys. Solid na naman kasi bakal men. Ayan, tapos may rubber siya dito para kumapit siya dun sa ating mic. Ayun lang naman ang laman ng box na to. Ayun nga pala, pag-usapan natin tong mic na to. Kasi, unlike sa X2GA, may echo knob siya. Ito wala. As in gain lang siya. Gain na yan. Then, may mute button. At pinakamahalaga sa kanya, meron siyang monitoring na nandito naman sa likod ng mic niya. Mas okay siya guys sa nasa likod for my personal opinion. Kasi nga kapag nasa harapan, parang may harang siya. And which is nakaka-disturb sa atin kapag ka nag-stream tayo or nagre-recording. Walang disturbance kapag ka nag-ikot ka ng gain knob mo at nag-switch on and off ka ng mute button mo. So yun nga guys, without further ado, let's test this mic. At ayun nga guys, ito na ang sound test ng ating mic na FIFINE K683. Wow! Naririnig nyo yung background noise, diba?
Meron kasing electric pan dito sa tabi ko. And ito na yung raw sound niya na walang filters, guys. Nakakabit na yung earphones natin sa monitoring niya, guys. Ito nga. Which is very cool. Kasi wala siyang delay. As in real time ang naririnig yung boses mo kung paano mo siya binibigkas. Yun din yung naririnig mo dito sa monitoring niya, guys. As in, ang lakas ng pickup niya, guys. Pati yung quality, napaka-crisp. Ayun nga, guys. I-adjust natin yung gain knob. Tingnan natin, ha. Real time to. Ngayon nga, guys. Nandito tayo sa 12 o'clock ng gain knob niya. Baba natin siya sa minimum and then minimum to 12 o'clock. Check. Yan nga guys, sa 12 o'clock na ulit tayo. And then 12 o'clock to maximum volume. Then maximum to 12 o'clock tayo guys. Check. Yan guys, ginawa ko na lang siyang 11 o'clock. Let's stay this way kasi ang lakas ng volume niya guys, ang lakas ng pickup niya. Which is, hindi ko naman sinasabing pangit, pero nagpipick siya guys. And then nakakairita sa tenga pag sobrang lakas. Pero ang ganda ng sound niya kasi kahit medyo sumasabog siya, buo pa rin yung boses mo guys. And then, subukan natin itong mute button. Check. Wow man! Wala siyang disturbing sound. Kapag kiniklik mo yung button ng mute, wala. O, tingnan nyo real time. Diba? Diba? Wala siya guys. Wala. As in, wala. Ang okay nito guys. Wala talaga. Malinis yung sound niya pag pinapatay at binubuksan mo yung boses mo sa pamamagitan ng mute button. Hello? Diba? Wow man, this is so freaking cool man. Magsasalita tayo sa paligid ng mic niya guys. Low. Yun nga, ito yung sweet spot niya. Pero may naririnig din ako ditong boses ko sa may likod ng konti. Low. Pero bassy siya, bassy. Hello. Ito yung sweet spot niya guys, yung gitna. Ito. Since Cardioid mic siya, dito talaga may pa-heart shape siya. Yan. Low. Yan o, diba? Pagka mas malapit ka, dun mas buo yung boses mo. Check. And then try naman natin sa gilid. Check. Ayun nga guys, napaka-cool ng mic. Pero sana noon pa. Oh my god, at last dumating ka na. Kompleto na ang streaming life ko at ang work from home life. Grabe guys, napaka speechless talaga ng mic na to. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pero napaka-cool nyo. Bakit may bumahing, narinig nyo ba? Buti na lang bahing yung ginawa mo, hindi utot. Narinig yon. Maririnig din yun kasi sobrang lakas ng pickup niya. Naririnig ko talaga lahat. Lalo na electric pan. So, let's conclude kung okay itong mic na to. Ayun nga guys, tingnan natin kung sulit ba talaga ang mic na to para sa perang ipinunder natin para dito. Tingnan natin muna siya. Ilagay mo natin ang filter para naman walang background noise sa paligid natin guys. Tingnan natin ha, para hindi nakaka-disturb. At ayun nga, binuksan na natin yung filter. Ito ang sound niya. Medyo layo natin ng konti. Ayun nga, para sa binayaran kong 2,400 plus. Napakasulit niya guys. Kasi alam nyo bang 52% ang off niya. Nung nabili ko to, ang presyo talaga nito is naglalaro sa 5,000 to 5,500 plus, which is napakamahal. And then nung nag-sale siya, pinag-isip ako talaga kung bibiling ko siya o hindi. Kaso nga lang, ang downside niya, wala siyang kasamang PC arm or arm mount, which is okay lang din naman. Kasi kung okay naman yung quality ng mic mo, okay lang, di ba? Quality talaga eh. Which is talagang okay lang kasi
yung mic naman talaga ang pinakamahalaga sa lahat. And yung quality talaga niya, sobrang solid eh. Bigat pa. Kaya alam mong, hindi ka nito iiwanan basta-basta. Kasi matibay siya guys, halata talaga. Ang malupit pa dun, ano lang siya, pagka sinaksak mo siya sa PC mo, marirecognize na siya agad ng PC mo. Sinetap ko nga siya sa mic, sa OBS. Nakita agad na FIFINE siya. May pangalan pa guys, kaya which is very cool. Yung sound niya para talagang pang-professional guys. Good na good talaga sa pang-podcast, sa voiceovers, sa mga recording ng kanta, which is I'm very excited to do. Alam niyo yun, yun talaga yung purpose ko dito eh, para makapag-record ng kanta and then mag-stream at the same time. Pang-professional talaga siya. Kaya sa mga magsisimula pa lang, hindi ko naman siya ina-advise na bilhin niyo agad. Pero for me, for my own opinion, kung may pera na kayo, bilhin nyo na to guys. Kasi very cool ang sound na mapoproduce niya. Kasi nga, sa bawat videos na gagawin natin, mas okay talaga na yung sound yung unahin mong pagandahin. It doesn't matter naman kung hindi masyado maganda yung video mo. Ang mahalaga naman kasi yung audio mo, sobrang maganda. Para mapalabas mo dun sa recording mo, sa stream mo na sobrang lupit mo na, sobrang professional mo na. And then yung visual mo is creative arts mo lang yun. Ano lang, trip mo lang na ganun yung itsure. Pero ang malupit talaga is yung sound mo. Mapapalabas mo dun na high quality yung content na ginagawa mo. Unahin nyo guys yung sound, then tsaka na kayo mag-upgrade ng video. Pero depende pa rin yun sa inyo guys. Kasi ako, ang nauna ko rin naman kasi talaga is video. Which is, yun kasi nakikita natin. And nung nagtatagal na ako dito sa YouTube world at sa career ko, ayun nga, nararamdaman ko na kailangan ko mag-upgrade sa sound. Which is dapat noon pa. Kaya nga, kayo, pinapayuhan ko kayo na unahin yung i-upgrade ng sound nyo bago ang inyong visual or videos. Yung sound talaga yung nakaka-capture ng imagination ng tao. Yun talaga yung nagbibigay ng dating, ng buhay. Paparamdam sa kanila kung ano ang iyong gustong iparating sa videos mo. Napaka-perfect nitong mic na to. And then, arm na lang talaga ang kailangan para makompleto siya. And yung FIFINE K669 niya na lower version, okay din talaga siya guys. Napaka-mura niya. Nasa 2,300 plus lang. Pero complete set niya siya guys. Muntik na talaga na yun ang biling ko kasi almost the same lang talaga sila ng quality. Tapos yung accessories niya pa, malulupit din guys. Super quality din. Kaya yun na talaga yung kukuhanin ko. Pero nang dahil nga dito sa mute button na to at sa monitoring mechanism niya, wow, ito na agad ang kinuha ko. Okay na sa akin para sa price na yun. Nagdagdag lang ako ng 200 plus. Pero okay rin talaga yung FIFINE K669, yung lower version nito. Kasi ang wala lang naman sa kanya yung mute button tsaka yung monitoring mechanism niya. Pero meron siyang gain knob. Okay na okay talaga yung quality nun. Parang ganito rin. Ang nagdala talaga sa akin dito, bukod dito sa mga additional features niya, is yung sound quality niya. Kasi guys, depende ka pa rin yun sa boses mo eh. Ako kasi, trebly kasi yung boses ko. And then yung quality na po-produce ng mic na to is warmer sound. Para talaga siya sa akin guys. Which is, yung trebling boses ko maging warmer. Magkakaroon ng fatness. Dagdag bass. Bass? And then yung FIFINE K669, which is bagay siya sa mga malaking boses. Medyo trebly yung sound niya. And yet, crispy. Ito naman, warm and crispy. Basta guys, kung professional man kayo, amateur, or beginners, like me before, ngayon, nasa konting angat-angat na level na tayo. Kunin nyo to guys, this is an all-in-one microphone. Sin lahat magagawa mo dito sa mic na to. Pwede rin siya sa mga meticuloso guys. This is a must-have kit in your video creating tools. At kung nakaabot ka sa part ng video na to, basta maraming salamat sa inyong mga nanonood sa inyo ngayon, kung nandito pa kayo ngayon. At sa mga solid stuff bars dyan, from all over the world, lalo sa all over the Philippines at lalo sa all over Antipolo. So please like, comment, share, subscribe sa Pop Filipino Vloggers and comment ka na rin para malapit and share mo na rin para mas malapit. Kita-kits tayo sa mga susunod na videos natin. Peace and goodbye!